Ang ating bansang Pilipinas ay humaharap sa napakaraming pagsubok. Sino mang presidente ang maupo ay palaging mayroong bagong mabigat na problemang haharapin. Kaya naman ang ating mga leader ay nagbibitaw ng mga pangako upang magtiwala at makampante ang mamamayan na malalagpasan natin ang lahat ng mga ito. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga binitawang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte at kung natupad ba ang mga ito. Paalala lamang, tayo ay hindi DDS o dilawan. Naninindigan tayo na sino man ang maupo ay dapat nating suportahan. Ngunit maigi rin ang pagbibigay ng suhestyon kapag sila ay may pagkukulang dahil walang perpektong leader. Number 1. Sugpuin ang droga sa loob ng 3 to 6 months. Matagal nang sinasabi ng Pangulong Duterte na sa lahat ng ikinagagalit niya ay droga ang nangunguna. My God, I hate drugs. Sinabi nito na kapag siya ang naging pangulo ay magiging madugo ang laban kontra sa droga at papatay ito ng maraming mga drug pusher kung hindi sila susuko sa gobyerno. Pag-upo nito ay agad ikinasa ang war on drugs at offline tokhang na pinangunahan ni General Bato de la Rosa. I will get rid of drugs in a matter of 3 to 6 months. Get rid of the drugs within 3 to 6 months. Ayon sa datos ng gobyerno, ay mayroong mahigit 260,000 na tao ang nahuli at nasa 6,000 naman ang napatay sa mga operasyon. Ayon naman sa Human Rights Commission, ay aabot sa 27,000 ang mga napatay sa war on drugs, kasama na ang extrajudicial killings. Number 2. Dobling sweldo para sa militar at pulisya. Pinangako ni Pangulong Duterte na pangangalagaan niya ang mga naka-uniformeng tauhan ng gobyerno na nagtataya ng kanilang buhay para sa kaayusan ng bansa. I'm going to double the salaries of the military and the police. Kaya naman noong 2018 ay tinaasa ng sahod ng mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology. Ang mga tauhan na may pinakamababang ranggo sa mga nasabing ahensya na dating may basic salary na halos 15,000 pesos ay makakatanggap na ng halos 30,000 pesos kada buwan. Number 3. Alisin ang ENDO. Ang ENDO o End of Contract ay isang gawain ng mga kumpanya sa Pilipinas na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga tao na hindi aabot ng 6 na buwan upang hindi sila maging regular. Ang kontraktualisasyon na ito ay ginagawa upang makaiwas sa pagbibigay ng mga benepisyo kagaya ng pag-ibig, PhilHealth at SSS contribution, bayad na leave, 13th month pay at iba pa. Pahirap ito sa halos 10 million na contractual workers lalo na't palaging natitigil ang kanilang kita at mapapagastos pa sa paghahanap ng trabaho. Noong 2016 ay galit na galit ang Pangulo sa mga kumpanyang ito at binantaan na ipasasara sila kung hindi ititigil ang ENDO. The moment I assume the presidency, contractualization will stop. Stop contractualization. Kaya naman isinulong sa Kongreso at Senado ang batas laban sa ENDO. Ngunit nang maipasa ito noong 2019, ay hindi ito pinirmahan ng Pangulo. Sinabi niyang sisira ito sa balanse ng mga negosyo at trabahador. Number 4. 911 National Emergency Hotline. Noong mayor pa lamang si Duterte sa Davao City, ay mayroon itong 911 Emergency Hotline na hango sa sikat na numerong 911 sa Amerika. Kaya ay pinangako nitong gagawin niya ito sa buong bansa kapag siya ay naging pangulo. 911 Emergency Response Center sa Davao. Yes. Do you plan to nationalize this? Yes. July 14, 2003 pa nang pinondohan at magkaroon ng National Emergency Hotline ang Pilipinas na 117. Mayroon itong 16 na call center sa buong bansa, isa sa bawat rehiyon. Nang maupo si Pangulong Duterte noong 2016, ang numerong 117 ay pinalitan ng mas pinatanyag na 911. Number 5. Solusyonan ang traffic sa EDSA. Noong kampanya ay naglatag si Pangulong Duterte ng iba't ibang paraan upang makabawas sa traffic sa EDSA. At nitong 2019, ipinangako pa niya na ang biyahe mula Makati hanggang Cubao ay kakayanin ng 5 minutes. Cubao and
Makati is just about 5 minutes. Marami nang ginawa ang administrasyon, kagaya ng pagtanggal sa nakaharang sa mga lansangan at bangketa sa Metro Manila at inayos ang mga bus sa paglalagay ng EDSA busway. Pinabilis rin ang pagtapos sa proyektong Skyway Stage 3 na sinimulan pa noong nakaraang administrasyon taong 2014 at sinasabing malaki ang maitutulong nito sa EDSA, ngunit sa ngayon ay hindi pa rin natin nararamdaman ang malaking kaluwagan sa EDSA. Number 6, tapusin ang korupsyon. Kung walang korupsyon ay sapat ang pondo ng Pilipinas upang matulungan ang lahat ng mahihirap. Kaya naman ipinangako ni Pangulong Duterte na tutuldukan niya ito. Bumuo pa ng task force na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tugisin ang mga korap na opisyal at naglabas din ng listahan ng mga tinukoy na korap. Marami ring mga opisyal ang sinibak sa pwesto dahil umano sa korupsyon, kagaya na lamang ng dating chief ng Bureau of Customs na si Nicanor Faeldon. Ngunit nabigyan din sila ng mga panibagong pwesto sa administrasyon. Sinabi rin ng Pangulo na pananagutin ang mga nasa likod ng talamak na korupsyon sa DPWH at PhilHealth. Sa lahat ng mga ito ay wala pa ring nakukulong at niwala pa ring formal na nakasuhan. Kaya naman antayin na lamang natin ang mga susunod na aksyon. Number 7. Libing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. 1989 pa nang namayapa ang dating presidente at diktador na si Ferdinand Marcos, ngunit naantala ang paglibing sa labi nito sa libingan ng mga bayani dahil marami ang tumutol. Marami umanong naging biktima ng human rights violations noong panahon ng martial law at malaki umano ang ninakaw nitong yaman sa bansa, kaya hindi siya karapat-dapat na mailibing doon. Panahon pa lamang ng kampanya ay sinabi na ni Pangulong Duterte na panahon na upang mag-move on ang mga Pilipino at papayagan niya na ito. I will allow the burial of Marcos sa libingan ng bayani. Noong November 18, 2016 ay nailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Number 8. Jet ski papuntang Spratly Islands. Nanalo ang Pilipinas laban sa China sa isang international court noong 2016 sa pag-aari ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Duterte na ipaglalaban niya ang panalong ito. Kakausapin niya ang China at kapag ayaw nila ay pupunta siya sa Spratly Islands sakay ng jet ski upang itanim ang bandera ng Pilipinas. Sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino tapos itanim ko. Sa kanyang sona taong 2019 ay sinabi niya na hawak ng China ang teritoryo at walang kakayanan ng ating militar na labanan sila. Number 9. Mas mahabang validity ng passport at driver's license. Ang dating validity ng passport ay 5 years lamang. 3 years naman ang validity ng driver's license. Pinangako ng Pangulo na gagawing 10 years ang validity ng passport at 5 years naman sa driver's license. To lengthen the validity of the passport from the current 5 years to 10 years. For the driver licenses, its effectiveness will be extended to the current real period for 5 years. August 2, 2017, nang pirmahan ng Pangulong Duterte ang dalawang batas na tutugon sa mga pangakong ito. Number 10. Bakuna para sa mga Pilipino sa Disyembre. Ipinangako ng Pangulo noong July 2020 na mayroon siyang bakuna at sa December 2020 ay babalik na sa normal ang lahat. Meron akong bakuna. I promise you, ay December. Bilang malapit sa China, ay nangako umano sila na tayo ang prioridad pagdating sa distribusyon ng bakuna na gawa sa China. Alam nating mahirap to pa rin ito, ngunit may mga tao pa rin umasa. Pagdating ng December, ay walang bakuna para sa publiko, ngunit nabakunahan na raw ang mga presidential security guards gamit ang vaccine galing sa China upang maprotektahan ang Pangulo. Marami ang umalma dahil hindi pa aprobado ang vaccine na ito ng Sinopharm at wala pa ring nakakaalam kung sino ang nag-smuggle o illegal na nagpasok nito sa bansa. Ano-ano pa sa mga pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang gusto mong matupad? Aabangan namin yan sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating channel.
Hanggang sa muli ay samahan ninyo ako para sa panibago nating pagtuklas.